Ako guys, honestly, kapuso ako. Pero, alam mo, ina-admire ko yung ABA7 sa... What's up, madlang kapuso? Ayan. Welcome back sa ating channel. I'm Daisy Treed. Bonjour, come be to. Josie Daisy. Ayan, mga bagong term ng ating French. O nga, medyo kakaiba yung ating content for today's vlog kasi nga, ayun, pag-uusapan natin yung the most popular view ng Family Feud ay naganap noong 10 days ago. Kailan nga ba yun? So kung napanood niyo po yung episode na yun na ang cast ng Showtime ay naglaro sa Family Feud. So nung ano pala siya, nung April 8. So Monday yun. And sabi nga sa comments, 16 hours pa lang, nakaano na siya. 1.7 million views na siya. And today is, umabot na siya ng 8.5 million views. So far, ito ay history sa episode ng Family Feud. So, habang pinapanood ko siya, ewan ko lang kung makakarelate kayo. Parang kinikilabutan ako kasi, siya, parang ito na yung katapusan ng, network war, sabi nga ni Bai. So, the end of network wars. So, yung dati mong kakompetensya, dati mong karibal, ngayon, kaalyado mo na. Ka-alliance mo na siya. So, parang habang pinapanood mo siya, sobrang saya lang na ano. So, ito guys, pakita ko sa inyo yung top 3 trending videos ng Family Feud. Ito yung latest. So, ayan. So, yung top 3 dyan is yung episode na nag-guest si Marian Rivera. That was last year. 1 year ago na. And then yung pangalawa is yung Team Sebi and Team Melabs na 1 year ago na rin. So itong Showtime cast na very very recent lang. Nagtala agad ng 8.5 million views in 10 days. Diba? Grabe. At yun nga, syempre alam nyo naman siguro last month nagkaroon ng contract signing ang ABS-CBN Showtime program at ang GMA Kapuso sa pagpasok nga nitong Showtime sa GTB. Si GTB ay sister company din ni GMA. Nakakatuwa sila panoorin kasi yung parang Showtime lang para hindi mo maiisipin ng Family Feud, nagkukulitan sila, nagbabardagulan sila. Tapos na-touch pa si Vice, di ba nga, dahil dun sa pa-surprise birthday. Dun sa tanong ni Ding Dong na, ayan, panoorin natin. Happy birthday to you. Birthday episode ko pala to. Happy birthday to you. Oh, thank you. At syempre, kasama din sila Anne, sila Jong, si Bong, si Chang Ami, si Kuya Ogi, ayan. Si Kuya Ogi nga pala. Isa sa mga original host ng Family Feud Philippines. So, ayan, di ba? Nakakatuwa kasi nag-reunite din sila ni Ding Dong. So, masaya guys yung nangyari. Pero kung magbabasa kayo ng comments, kaya yung iba hindi na nagbabasa ng comments kasi na-stress lang eh. So, sa comments, mababasa nyo doon yung mga comment ng iba dyan na hindi parang natitigil yung awa, yung mga negative comments. So, yung iba sinasabi, first time nila sa Family Feud manood kasi dahil sa Showtime. Oo nga pala guys, shout out nga pala dito kay Jappy Production kasi sobrang nagustuhan ko itong comment niya dito sa episode ng Family Feud at ito nga yun. At ang sabi niya, "This is the real definition of God's plan. Is more powerful than our plan. Hindi ito mangyayari kung hindi nagsara ang ABS-CBN. God teaches a lesson and correct our mistake. Ito na yung tamang paraan para maging matino at maayos ang mga pagkakamali. Both side, mag-GMA or ABS ka, makaka-contemplate ka talaga dito. The best ka talaga, Lord, di ba? Ayan, ganyan ang comments dapat. Walang kinikilingan. Walang kinakampihan. 24 oras lang. Pero alam nyo ba guys, na si Vice Ganda ay nagsimula din sa GMA? Oh, di ba? Ayan, panoorin natin. O, di ba ang payat pa dyan ni Vice? Ito kay
programa ni Junie Incarnacion. So doon pa lang talaga makikita na ng potential si Vice Ganda. At alam niyo ba na si Ann Curtis ay nagsimula din sa GMA? Sila ang isa siya sa mga second batch ng TGIS. Ayan ang picture, ayan ang preba. Ayan sa mga hindi nakakaalam na bash ng bash. Ayan, naging love team niya pa si Chubby Del Rosario. Ayan. At syempre si Ogie Algacid, syempre alam naman ng marami na galing din siya sa GMA. At marami siyang programang nagawa katulad ng Bubble Gang, SOP, at syempre yung pami. So kaya sana tigilan na yung mga bash, mga negative comments na kinukumpara kong kani-kanino. Totoo naman yung sinasabi nyo na mas magaling si mag-hosting si ano, si Blank kaysa kay Ding Dong. Pero huwag nyo na pagdiinan, opinion nyo yun eh. Parang naghahanap lang ng ano, yung kakampi ng kaaway. Oh. Yung mga idol natin, batina. Kayo, nag-aaway pa rin kayo. Kukurting ko yung mga singit nyo eh. Ayan yung sinasabi natin na walang permanente sa mundong ito. So yung kaaway mo noon o yung nilalait mo noon, pwede maging kailangan mo siya ngayon. Kaya ayan ang sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Lord na maging mabuti tayo sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Kasi hindi naman tayo forever dito titira sa earth. Yan, minsan nagagalit tayo because of pride. Ayan, ego. Kung napanood niyo po yung Rewind movie ni Ding Dong at Marian, so doon, si Ding Dong ay punong-puno ng pride and ego. Dahil siya nga ay padre de familia kuno, siya masusunod. Pero nung nalaman niya na siya, siguro naman napanood niyo na, no? Kaya pala siya one of the most high gross nung pinalabas to, no? Siya yung pinakamataas na revenue. Wow. So yun nga, dahil nga si Ding Dong ay binigyan siya ng chance ni Lods na mabuhay ng isang araw. Kahit punong-puno siya ng galit, punong-puno siya ng pride. Pinigilan niya yon, mas pinili niya na magpatawad at magmahal pa rin. At, di ba, ang daming blessing ng dumating dun sa pamilya niya. Kay Marian, dun sa anak niya. Ganun talaga pag dinideny mo yung sarili mo. At sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Maraming blessing ang darating. Kaya always do good, move on, and stop blaming. Sabi nga ni Lord sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Because it's not easy to forgive your enemies unless meron kang wisdom galing sa itaas. Kasi pag wala ka nun, hindi mo magagawang magpatawad sa kaaway mo. Unless na ipag-pray mo, Lord, na bigyan mo ako ng strength na magpatawad. Magpatawad pa rin at patuloy pa rin magmahal. Kahit na hindi maganda yung nangyari sa inyo. Just let the Lord. Just let the Lord, and the Lord will help you to do that. Amen? Ano, I always choose to be a peacemaker. Yan sa mga kaibigan ko. Yan sa mga relatives ko. Lagi ako nasa gitna at sinasabihan ko sila na huwag magpadala sa galit. No? Magpatawad. Move on. And do good. Stop blaming. Stop counting the mistake of others. Ayan. Huwag natin bilangin yung pagkakamali ng iba. Pag-pray na lang natin sila. Kung nasaktan ka man nila. Kung may nagawa man silang mali sa'yo, ipanalangin na lang natin yan. At iba ang Diyos pag kumilos. Iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Ako guys, honestly, kapuso ako. Pero, alam mo, ina-admire ko yung ABS-7 sa pagde-develop ng mga talent nila. Paolo Contis, galing sa Tabing Ilog yan. Ang galing umacting. Kahit na maraming basher si Paolo Contis, pagdating sa acting, halimaw yan si Paolo Contis. Michael B, galing din yan ng ABS-CBN, Ready, Get, Set, Go. Ang tagal din niya dyan sa ABS. So, sa pag-workshop siguro, ang galing ng ABS sa paggawa ng mga soap o mga teleserye, the best. Yung acting nila talaga maganda. Although kapuso ako, pero hindi naman siguro masamang humanga sa iba.
Diba? So, ayan guys, tatapusin ko na yung video na to. Maraming salamat sa panonood. And I hope na meron akong na-touch sa inyo, sa inyong mga puso. May mga galit pa dyan. I-delete nyo na yan. And papakita ko lang sa inyo yung aming next activity dito. Kasi spring na dito sa Canada. And mag-ano kami? Magtatanim na kami. So, meron na kaming galing dito kay at... Ay, hindi. Tal dito. Ay, hinamin. Kumuha siya ng mga ano. Para tawag dito. Timba. Natataniman namin. Ayan. Ayan, may snow pa oh. Ayan. Ito yung timba. So, dami niya, no? So, siguro sa Sabado, ayan, ang ganda ko. Sa Sabado, kukuha kami ng ano, lamig. Kasi nag-snow na naman dito. Kukuha kami ng lupa. Ayan, and then, diba tawag doon? Parang garden soil. Tapos may mga buto na kami doon. So, doon magtatanim kami. Ayan, abangan natin yan sa susunod na mga pangyayari dito sa Canada. Ayan. Kasi meron din akong isang channel, yung Grow Together. Nagtatanim din ako dun eh. I am a farmer. So, ayan. Kung meron kayong time, lagay ko dito yung channel ko. Pwede nyo rin pong dalawin. Thank you for watching this far. And I hope maging friends tayo. Maraming salamat sa panonood. And see you to my next vlog. Love your enemies.